Tampung araw na medical outreach program ang naihatid ng mga mag-aaral ng Wimmer University sa iba't ibang lugar sa katimugang bahagi ng Palawan. Katuwang ang PAMAS o Philippine Adventist Medical Aviation Services, nasa 150 tao ang kanilang napaglingkuran sa nasabing mission trip kada araw. Si Beatrice Carmaran para sa report. 150 pasyente kada araw ang napaglilingkuran sa nakalipas sa 10 araw na medical mission trip sa iba't ibang lugar ng South Palawan. Sa pangunguna ng 13 estudyante mula sa Wimmer University sa California, sila ay nagrakbay tungo sa iba't ibang lugar ng South Palawan. Kasama ng grupo ang Philippine Adventist Medical Aviation Services o PAMAS. Sa pangunguna ng 13 estudyante, kasama ang kanilang direktor na si Mr. John Peacock mula sa Wimmer University sa California, sila ay naglakbay tungo sa iba't ibang lugar ng South Palawan. Kasama ng grupo ang Philippine Adventist Medical Aviation Services o PAMAS. Isa ang sityo Olympic sa mga lugar na napaglingkuran ng grupo. Kasama rito ang Barangay Mainit, Barong-Barong, Mati, Maasin, Sabsaban, Imulnod at Tula-Tula. Maliban sa libreng medical check-up, kasama ang serbisyong dental, tuli, libreng salamin at health expo sa mga serbisyong hatid ng grupo sa umaga. Sa gabi na may 3 evangelistic meeting ang ginaganap. Ito ay sa mga lugar ng Barangay Mainit, Barangay Aribungos at Barangay Pangubilian. When the opportunity arose and Mr. Peacock gave the invitation to go on the mission trip, I prayed about it and I made the steps to go on the mission trip and God opened the door. So I'm very grateful and praise the Lord that He led me here. Tunay ngang pag-ibig na nagmumula kay Kristo ang may kakayanang pumukaw sa puso ng sinumang handang dinggin ang panawagan saanman sa mundo. Kasi hindi kami makabili ng mga gamot, kasi mahirap kami. Tapos wala na rin akong asawa. Ang patay na rin. Kaya parang naano sa isip ko na yung mga anak ko nang katira na lang sa tao. Nagsikap na lang kami. Nag-trabaho sa tao para makakain lang kami. Kaya nagkaganito ako, nagkakasakit ako lagi. Hawak ang pangako ng Diyos na ang mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan, ang natamo nilang sugat ay bibigyang kagalingan. Magpapatuloy na maghahatid ng kagalingan na nagmumula lamang sa kaitaas-taasan. Mula dito sa Sofronia Española, Palawan, ako si Beatrice Carmaran, hatid ay balitang may pag-asa para sa Hope Today and TUC News.